Welcome to my YouTube channel, Tony Su Vega, your feng shui guru and paranormal expert. Bago ang lahat, binabati ko ang lahat ng ating mga subscribers, followers, supporters, sharers, at lahat ng mga ating mga kaibigan na sumusubaybay ng ating YouTube channel, Tony Su Vega. Unang-una na, siyempre, sina Juni Tatsumi, Carly Bumatay, Ronnie Serfa Juan, Robert Cerezo, George Cabrera, si Judilicious, Josephine Katindig ng Bulacan North. And for all those who are from outside the Philippines, yan, sila Belinda Salinas and all those who do not understand Tagalog or Filipino, please help me grow my channel, Tony Su Vega. Today is Wednesday, the 25th of October, 2023. And it is the day of the dragon. Best colors to use and wear. Lavender. Best things to do and activities on the day of the dragon. Ang dragon ay natatanging animal o hayop na sa panahon natin ngayon ay hindi na siya buhay ng physical. Pero ang dragon po ay buhay pa rin sa ethereal, kagaya ng mga kahanginan o hangin. May mga clairvoyant na nakikita rin sila sa taas ng atmosfera. Ang dragon ay yang, male, lalaki, bundok, the mountain, Ken, G-E-N, at ang kulay niya ay violet. So kasama na yan, purple, lavender, mauve, yam, old rose. Sa pagtingin natin kung ano yung dapat gawin o isagawa sa araw ng dragon, isa yung pag-akyat sa matataas na lugar, kagaya ng kabundukan, o sa kalungsuran ay dapat pumunta sa mga matataas na lugar kagaya ng condo o condominium unit o mga matataas na gusali kagaya ng skyscrapers sa United States of America o sa mga iba pang lugar like Burj Khalifa na nasa UAE o yung Petronas na nasa Malaysia. Sa Metro Manila, pinakabanta siguro isa yung Rufino Tower.